Click here to subscribe. Ricardo, ang Panginoong Jesus ay lumapot ng binabay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-aalala sa atin. Matapos magapunan, lumapot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ang bagong itipan ng Diyos na pinagtibay ang aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Kapagka tuwing kakain kayo ng binabay nito at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muli pagpalito. Gusto ko lang pong paalala at ipaintindi sa lahat na ang banal na hapunan o ang hapas ng Panginoon, the Lord's Supper, ay isang banal na gawain. At sa Christian belief, meron pong tatlong magkakaibang paniniwala tungkol sa ano ba talaga ang nangyayari kapag tayo ay kumain ng tinapay at uminom ng kupa ng Panginoon. What happened when we partake the Lord's Supper? Meron pong tatlong paniniwala. Una, itong tinatawag na transubstantiation. Ano po yan? Yan po ang paniniwala na ang tinapay ay nag-change ang kanyang substance into an actual body of Christ. At yung wine na change ang kanyang substance into the blood of Christ. Habang tayo ay nagpa-participate, habang kinakain natin yung tinapay, yun talaga ay naging katawan ni Kristo. At saka yung wine naging dugo ni Kristo. Ang tawag po niyan, na sa paniniwala niyan, ay transubstantiation. Ibig sabihin, nagbago. Nagbago talaga ang tinapay at saka yung kupa. Ang pangalawa, tinatawag po itong consubstantiation. Ito po ang paniniwala na bagamat hindi nagbago, actual na nagbago ang tinapay turning into the body of Christ or the wine turning into the blood of Christ. Pero habang kinakain natin ang tinapay at ininom natin yung kupa, meron pong nangyayaring himala na yung tinapay at saka ang kupa habang ating kinakain at ininom, yan ay nag-change into the blood and body of Christ. Sa atin po, hindi po transubstantiation, walang hindi nagbago yung substance, walang himalang nangyayari. Sa atin po, naniniwala tayo na ang tinapay at ang kupa ay nagsisimulo ng katawan at dugo ni Kristo. Gusto ko lang itong ipaalala para alam natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia. So, binasa po natin kanina, maliwanag po na sinabi ni Apostol Pablo sa Roma po rito. Nasabi niya, ang Panginoong Jesus ay lumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito sa kalaalan sa akin. So, yung tinapay po, nagsisimulo ng katawan ni Kristo. Wala pong himala dito, walang pagbabago ng substance. The same breath, kung anong tinapay na ating kinuha at inamin, kung ano ang kupa na ating kinuha at ininom, ayun din po, pero siya ay nagsisimbolize, siya ay nagre-representa ng katawan at dugo ni Jesus. Bakit po mahalaga ito? Kasi sabi po dito sa ating binasa, kaya sa ating pakikisa sa banal na kung kailangan na suriin natin ang ating mga sarili
tayo pa ay pinapaglaban sa katawan at dugo ni Jesus. Sabi ko ating patuloy na basahin, sabi ni Apostol Pablo, kaya nga merong nanghihina sa inyo, merong iba nagkasakit at namamatay na dahil hindi kayo pahalaga sa katawan at dugo ni Jesus habang kayo ay nakikisa sa katawan. So, sa bawat isa na dito, tayo po ay manalangin na maging karapat-dapat tayo na mag-iisa sa banal na gawain ito ang pagsisimula, ang pagdiriwan na banal na una. Tinapay na nagsisimulo ng katawan ni Kristo at ang upa na nagsisimulo ng katawan ni Kristo. Manalangin po tayo ng tayong tingin.